Mabilis na pag-ululan ng iba't ibang kontinente. Ito ang tinalakay sa isang international forum sa The Hague na nilahukan ng mga kabataang Pinoy. Report ni Louie Galicia. Tagumpay ang katatapos na Asia-Europe Young Parliamentarians Meeting na nilahukan ng mga kabataang mambabatas mula sa 55 bansa sa Asia at Europa. Naging kinatawa ng Pilipinas si Congressman Juan Edgardo Angara at si Paolo Benigno Aquino IV naman ang inatasang Special Rapporteur. Pinagtibay sa pulong ang pagpapatatag sa relasyon ng dalawang kontinente sa pamamagitan ng people-to-people contact at palitan ng mga kuro-kuro sa mga importanteng issue tulad ng migration, terorismo at global warming. Sa kanyang tanumpati, hinimok ni dating ASEAN Secretary General Rodolfo Severino ang mga kabataang mambabatas na palakasin ang kooperasyon ng bawat isa. Sa panayam naman ng Balitang Europe, pinatunayan ni Severino na malaki na ang tagumpay ng Association of Southeast Asian Nations. I think we must receive it pretty well in that it has adopted certain norms for the relations between states. And also it has managed to engage the great powers in the affairs of Southeast Asia in a balanced and constructive way. At the same time, it has laid the foundations for regional economic integration. Gayunman, ayon kay Severino, kailangan pang lalong paigtingin ng dalawang grupo ang relasyon para makaagapay sa mabilis na pag-unlad ng buong mundo. Pero malayo pa rin daw ang tatahaki ng ASEAN para maging isang ganap na unyon tulad ng EU na ngayon gumagamit na ng iisang salapi sa 27 miyembrong bansa nito. Malakas naman ang suporta ng Europa sa isinusulong na kaunlaran ng ASEAN. I hope this kind of meetings will spark a new era of cooperation between foreign terrorists, between leaders of the treaty, and hopefully to start cooperating into, because I do think that Europe and Asia cannot be separated, will not be separated, and will work together in the future. Para sa Balitang Europe, Louie Galicia, The Hague, Netherlands.